Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel. Ang ating episode ngayon ay throwback ng ating mga upload noong nakaraang 4 na taon. Ito ay ang mga treasures under the bamboo, kung saan ay mayroong tunnel na gawa ng mga stragglers or Japanese stragglers, tinatawag din na holdouts. Ang mga holdouts ay yan ang mga nagpapaiwan na meron silang order, na meron silang babantayan sa kanilang tunnel. Ang mga order na yan ay binibigay ng kanilang mga superiors. Kaya dahil sa Bushido Code, itong Code of Honor, ay hindi talaga aalis dyan ang mga stragglers hanggang walang utos ng kanilang superiors. Katulad na lamang dito kay Unoda ng Pilipinas at itong si Yukoy, Shuichi Yukoy ng Guam. Itong dalawa ay magkasabay ito sa training sa Japan bago ang giyera. Sila ang tinitraining para sa survival. Itong si Hiro Onoda ang pinakasikat sa dalawa dahil si Hiro Onoda ay nabigyan ng honor sa Japan sa pag-uwi niya. Pero itong si Yukoy, dahil kasi nahuli itong si Yukoy, natagpuan ito ng mga native din doon sa Guam, hinuli at mabuting nga hindi pinatay, sinurrender lang sa mga pulis doon sa Guam. Kaya hindi masyadong maganda ang pag-surrender ni Yukoy sa Guam kasi nahuli nga siya. Hindi katulad kay Hiro Onoda na talagang hindi magpapahuli si Hiro ng buhay. Kaya lang merong napadpad sa lugar ni Onoda sa kanyang pinagtaguan sa lubang Mindoro, ay may napadpad doon na Japanese adventurer si Norio Suzuki. Si Norio Suzuki ay naglilibot sa buong mundo para gagawa ng adventure. Ngayon dahil narinig niya na merong struggler dyan sa Mindoro lubang, sa lugar ng lubang, ay pinuntahan niya sa gubat itong si Hiro Onoda. Pero si Hiro ay ayaw pa rin maniwala na tapos ng giyera kasi wala ngang order sa kanyang superior na siya ay susurrender. Kaya hindi sumama. Hindi sumama kay Norio Suzuki na kababayan niya itong si Hiro Onoda. Ngayon, ang ginawa ni Suzuki ay nagsumbong siya doon sa mga government official sa military na mga opisyali sa Japan para susurrender na o makuha itong si Hiro Onoda na nagtatago pa rin sa kanyang tunnel under the bamboo. At pinaghinalaan na itong si Hiro Onoda ay mayroong binabantayan kasi nga pinapaiwan siya ng kanyang superior. Sabi ay huwag kang aalis dyan sa iyong tunnel. Yan ang inyong bali pwesto. Katulad ng ang ano dito, kasi pareho talaga ang paggagawa ng tunnel ng dalawa. Kung makita nyo dito, yung kay Yukoy, Shuichi Yukoy sa Guam, ay ganun din, merong entrance. Ang lalim ng entrance ay nasa halos 3 meters, 2.5 lang yata. Mababaw lang, 2.5 meters ang entrance kasi ang kasya lang ang katawan, at 1 meter lang ang 1 meter mahigit ang lawak ng kanyang tunnel sa loob, at hindi siya makatayo. Talagang ano lang, ganyan lang sa survival nila ang gawin kasi mag-isa lang naman sila naghukay dyan, parang daga. Ngayon merong vent hole din, no? Merong ventilation hole para makahinga ng maayos. At hindi babagsak ang lupa dyan. Kahit na mababaw yan, hindi babagsak ang lupa kasi mayroong mga ugat ng bambu. Kaya nga dyan sila namimili. Pareho sila ni Yukoy at si Onoda na underneath the bamboos. Kasi protektado sila sa ugat at walang makapasok sa mismo dyan sa kalagitnaan ng bambu kasi masisikip na bamboo yan ang pinili nila. Sa kitna sila ng tunnel, parang daga.
Kaya ang mga tao ay dadaan-daan lang yan. Sa mga kawayan, hindi nila alam na may hapon pala na nagtatunnel sa loob. Ngayon, magandang paggagawa ng tunnel na ito. Kakasya yung kanyang higaan, mayroon siyang bamboo na higaan, katre, nagawa sa kawayan. At yung kanyang toilet, hindi siya tumatay sa labas. Kasi maamoy ng mga aso, maamoy ng mga tao, sumalaman na mayroong nagtatago. Kaya ang kanyang toilet ay nasa loob pa rin ng kanyang tunnel. Kung nakita niyo yung takip dito, ito, tinagipan niya lang. At kung medyo nangamoy na, tatabunan niya ng kunting lupa, andin tatakipan na naman. Ang entrance niya ay mayroong bamboo na takip pero nilalagyan ng damo, camouflage para hindi makikita. Yung breather or ventilation ay kasing lagi lang ng galon. Yung galon of water, isang galon na water, ang diameter niyan, nasa 6 inches yata o 7, ang diameter ng vent hole, hindi kakasya ang ulo. Yung kamao natin, kakasya dyan sa vent hole. Nang sumurinder si Hiro Onoda, 29 years na ang nakalipas ng gera. 1945, liberation na, at sumurinder si Hiro Onoda ng taon 1974 ng Marso. Marso 1974, nang sumurinder si Hiro Onoda. At maganda ang kanyang pag-surrender kasi covered by media. And din dala niya pa rin ang kanyang rifle. 100% in good condition at meron siyang reserbang 500 rounds of ammunition. Kaya ready to go talaga itong si Onoda. At suot niya pa rin ang kanyang uniforme nang sumurinder siya, yung khaki. At dala pa niya ang kanyang samurai. Kaya kompleto. Ready to rumble itong si Hiro Onoda. Hindi kagaya ni Yokoi na talagang survival na talaga si Yokoi. Wala nang damit daw, sabi ng nakahuli. Mahuli nila, 50 years old na, mahina na. Wala nang armas si Yokoi. Kasi nagtatago na lang talaga siya. Siguro, naubusan na ng bala. Kasi lahat daw ng kasama ni Yokoi, patay na lahat. Ganito rin si Hiro Onoda, meron siyang kasama na lima. Lima sila lahat. Siya, apat pala yung napatay na kasama niya. Pareho silang hold out. Parehong struggler. Ang order sa kanila ay diyan sa isang lugar ay magkanya-kanya sila ng binabantayan na lugar at gagawa ng tunnel. Siguro, nung buhay pa yung mga kasama, nagtulong-tulong ito sila sa paggawa ng tunnel kasi hirap naman isang tao lang ang gagawa niyan. Ngayon, namatay yung apat at dahil itong si Hiro ay talagang survivalist, siya yung natirang buhay. Ngayon, nang sumurinder siya, kung naano nyo, nakita nyo yung mga pictures, ay binalot niya ng kulay puti na tela ang kanyang samurai at parang may kasamang binalot doon. Kaya ang sabi ng iba ay mayroong daw mapa na nakabalot sa samurai na binabalot din ng puting tela. Kaya nang bumalik si Hiro Onoda after 5 years yata nang umuwi siya sa Japan, siya ay nagiging popular at napakalaki ng kanyang reward sa Japan. Kasi hindi siya yung katulad ni Yokoi na nagtatago. Na ano lang talaga, hindi na magipaglaban. Itong si Hiro Onoda ay always ready to go. Kung may barilan, barilin niya. Kasi kompleto at maganda ang kondisyon ng kanyang mga armas. Ngayon, kung akala nyo na nag-iisa lang talaga si Yokoi sa kagubatan, not si Hiro Onoda sa kagubatan, nagkamali kayo. Hindi malungkot si Hiro Onoda. Si Hiro Onoda ay nagkaroon ng girlfriend na Pilipina, isang nitibo sa lubang
na umakyat sa bundok para mangangahoy o manguha ng kahoy panggatong. At habang inobserbahan ni Hiro Onoda na pabalik-balik doon yung babae, ay kinausap niya at niligawan niya. At nagustuhan naman siya ng babae, kaya nagkarelasyon sila. At palagi na siyang dinadalaw ng babae at dinadalhan ng pagkain. Kaya yan, mayroong love story yan sa kwento ni Hiro Onoda. Mapanood yan sa Netflix yata, Netflix. Meron siyang naging girlfriend, kaya hindi malungkot ang buhay niya sa bundok. Noong una lang, pero sa katagalan ay meron na siyang siyota. Siya pa yung dinadalaw. Swerte talagang taong ito. Kasi pag-uwi sa Japan, instant celebrity itong si Hiro Onoda. And then 5 years later, bumalik siya sa lubang. Meron yatang kinuha na giveaway. Kasi nag-donate daw ito ng pera at school building, elementary school building sa lubang nang bumalik itong si Hiro Onoda. At nagpapasalamat siya sa mga tao sa lubang. Kaya mayroong binabalikan si Hiro Onoda noong after 5 years nang sumurrender siya. Baka meron siyang itinagong konti. Tinatawag natin na individual soldier's gold. Yan, so napakaganda ng kwentong ito ni Hiro Onoda. So dito makikita nyo to sa diagram. 2.5 ang lalim, 1 meter lang ang haba. Nakaupo sila, hindi nakatayo sa kanilang tunnel. At 3 meters ang pahaba nito. So parang kwarto, maliit na kwarto sa ilalim ng lupa. Kaya no, ang mahirap dyan kung papasukin siya dyan ng kobra. Lagot siya. Pero sa awa ng Diyos ay hindi naman. Sa 29 years na palagi siyang nandyan sa lungga, ay buhay pa rin siya. Grabe na pagtitiis yan. Parang daga. Parang dagang nakatira sa gubat. Ang maganda dyan ay covered siya sa mga bamboo sa itaas. Kaya alam niya kung may tao kasi mag-iingay, kakaliskis, mayroong kaluskos ng bamboo kapag may pumasok dyan ng mga tao. Pero alam niya na hindi mauubos yung bamboo kasi makapal na mga bamboo yung hinahanap nila, doon sila nagtatunnel sa baba nito. So ito, kung gawing treasure tunnel ito, so alam nyo na mga katiyets ang itsura ng treasure tunnel na mababaw. Yan. So diyan natin ma-detect sa entrance. Diyan lalabas ang aura. At ang treasure ay narito sa bandang kanan kung saan nandyan yung katri, yung kama ni Onoda. So diyan nakalagay yung item. So mayroong distansya na almost 3 meters galing doon sa entrance. Kaya kung maghukay tayo sa kung backfill na yan, hukay natin ang entrance, hindi natin tatamaan hanggat hindi tayo magdrift pagdating sa 3 meters. So drifting pa kanan. Ganyan ang mga diagram. Yan ang alam ng mga Hapon sa training nila. Kaya kung gumagawa sila ng mga giveaway, ay ganyan na klase ang tunnel. Yung medyo downward muna, and then pagdating sa 3 meters ay mag-drifting na sila. Ng 3 meters din, kung ano ang lalim ng kanilang entrance na vertical, ay ganun din ang sukat ng pahaba ng horizontal ng tunnel. Sa dulo nito, ilalagay ang item. Napakaganda ng ng mga Hapon itong training sa survival. Tayo hindi natin alam na magandang tirahan pala ang ilalim ng kawayanan ng mga kawayan na makapal. Ang ilalim niyan ay magandang tirahan kasi mayroong mga ugat ng kawayan at hindi guguho ang lupa.
So ito sa diagram mo, ilalagyan niya ng parang trench yung gilid ng kawayan para yung mga ulan na pumapatak ay doon pupunta sa parang kanal at hindi papasok sa kanyang tunnel under the bamboo. Kaya nanatiling hindi nababasa at hindi napapasukan ang mga tunnel nila Unuda dahil nilalagyan nga nila sa gilid ng trench at dyan dadaloy ang tubig. Parang waterproofing ang ganyan. Magaling nga dahil isang team sila ng survivalist na platoon at nagkahihiwalay lang sila, ang iba na assign sa Guam, ang iba ay Pilipinas. Pero ang paraan nila ng pag-survive ay pareho. Marunong din sila manghuli ng isda. Kaya nabubuhay sila sa gubat. Ayan, so yan ang ating diagram kung bakit hindi pumapasok ang tubig ulan sa kanilang mga tunnel at nanatiling warm at livable or pwedeng tira ng tao ang kanilang mga ginagawang tunnel under the bamboo, under the roots of the bamboo. Kaya ito ang dahilan kung bakit sa mga Chinese bamboo, Japanese bamboo at sa iba pang kahit native bamboos ay merong mga nagukay under those kinds of bamboo kasi alam nila ng mga nagukay na pwedeng merong tunnel underneath the bamboos. Baka may nagtatago na hold out at may iniwang giveaway or individual soldiers gold sa kanilang tunnel at tinabunan nila ito para hindi makuha ng iba. At pwedeng ang entrance lang ang tinakipan nila, tinabunan, pero hindi lahat nilagyan ng lupa ang loob ng tunnel. Kaya yan, nakita nyo sa ating diagram dyan mga katiyats kung anong itsura ng tunnel ng isang holdout na kagaya ni Hiro Onoda at ni Shuichi Yokoi. Hanggang dito na lang muna. Ako'y magpaalam na hanggang sa muling episode natin. Sanawa meyo na kimeyo da. Ikitokarun da! Hai! Ikita. Itsukara o hitori nan desu ka? Onegai shimasu. Hanashi o kikasete kudasai.